Welcome back to Kwentong and this is your Kuya, Kuya Eddie again back for another kwentuhan. Isa sa mga pinaka nakakatakot at makamandag na hayop na alam natin ay ang mga king cobras. At ang kanilang kamandag kapag nakapasok nga sa bloodstream ay nakamamatay sa loob lamang ng ilang minuto. Pero magpagayon pa man, alam nyo ba na may mga hayop pa rin pala na mas nakakalasan o kaya naman ay mas makamandag pa rin kaysa nga sa mga king cobra. At sila nga ang bida sa kwento natin ngayon. Pero syempre bago yan ay siguraduhin mo munang na-like mo na ang video natin ito at nakapag-subscribe ka na rin para nga lagi kang updated sa mga bago nating mga kwento. Una sa listahan ay ang mga pufferfish. Ang mga pufferfish o mas kilala nga natin sa tawag na botete ay isang cute na isda subalit mapanganib. Karamihan ng mga pufferfish sa mundo ay matatagpuan naman sa mga dagat at karagatan malapit sa bansang Japan, China, Mexico at Pilipinas. Pero alam nyo ba na sa kabila ng pagiging poisonous nila, nakakain naman ang isdang ito kapag lang sinunod mo ang safety measures at tamang paraan ng paghahanda nga sa kanila. Ang itinuturong parte ng katawan ng mga pufferfish na nakakalason ay ang kanilang balat, liver at mga gonads. At kung sakaling makain niya ng tao ang mga parte ng katawang ito ng botete, makakaramdam sila ng panginginig, burning sensations sa bibig, pagkahilo, sakit sa ulo, pagkaparalisa at hirap sa pagsasalita at kung mapadami naman at kung hindi nga maagapan ay nauuwi ito sa pagkalagot ng hininga. Well, dahil nga sa maselang paghanda ng pufferfish, mahal ang presyo nito sa mga restaurants na umaabot lang naman ng $200 o 10,000 pesos per serving. Ang sunod naman ay ang mga poison dart frogs. Well, sa unang tingin ay napaka-cute ng mga poison dart frogs. Dahil nga sa maliit na size nito at matingkad na kulay, maiinganyo ka talagang hawakan ito pero wag na wag mong gagawin yan. Ang mga glands sa balat nito ay nagtataglay ng laso na tinatawag na batrachotoxin na kapag nakapasok daw sa sistema mo ay haharangin ito ang mga nerve signals papunta sa mga muscles mo na magiging dahilan para syempre alam mo na maparalisa ka at kamatayan nga paglaon. Pero alam nyo ba mga kababayan na ang mga palakang ito ay inaalagaan na rin ng ilang mga collectors ng hayop sa mundo? Pero hindi naman daw sila ganoon ka-poisonous kumpara nga doon sa mga nasa wild dahil ang lason pala ng mga palakang ito ay hindi lang naman mula sa kanilang sarili kundi nakukuha din pala nila sa mga chemicals ng kanilang mga kinakain sa South and Central America. And bago tayo magpatuloy, isang malaking bagay para sa amin kung bibigyan nyo kami ng isang malaking like at kung magsusubscribe ka na rin sa ating channel. At nariyan na nga rin pala sa iba ang ating FB page na dapat mo ring i-like para updated ka sa mga future na pa-premium natin. At salamat po ng marami sa inyo. And to continue, Death Stalker Scorpion. Well, sa pangalan pa lang ay talaga namang masasabi mo nang nakamamatay ang mga scorpion na ito. Kalimitang makikita sila sa Middle East at North Africa. Ang mga Death Stalker Scorpion ay may pale yellow na kulay at tila naaaninag mo ang laman loob nito dahil nga sa translucent nitong outer covering. Well, kung titingnan ko ang mga pictures nito ay hindi naman mukhang nakamamatay. Well, kumpara sa mga kulay itim na sanay ako makita. Pero napakadelikado ng laso nito sa tao. Labis na habdi ang mararanasan ng isang taong na-sting ng Death Stalker. Susundan naman ito ng respiratory failure at ang pinakamasaklap sa lahat, maagang pagbanaw. Sunod sa listahan natin ay ang mga stonefish. Well, kung ikaw ay isang diver, kailangan na pamilyar ka sa nakakalasong isdang ito. Mahilig itong mag-disguise bilang isang bato, kaya naman tinatawag nga ang stonefish. At dahil din sa kakayanan nitong mag-camouflage nga, mahirap itong mapansin, kaya naman naaapakan nga ng ilan. Ang mga spike na makikita sa balat ng isdang ito ay nagtataglay ng toxin kung hindi mo alam na nagdudulot ng pamamaga pagkaparalisa at pagkamatay nga. Well, syempre kasali sa listahang ito ang mga inland taipan. Alam nyo maraming ahas ang makamandag pero ang inland taipan ang itinuturing na pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Ang kamandag ng ahas na ito ay nagtataglay ng neurotoxin na kayang pumatay di umano ng mga tao sa loob lamang ng ilang minuto. Well, maswerte ka na daw talaga kung abutin ka pa nga ng 45 minutes na hindi nabibigyan ng anti-venom. Well, ang good news naman dito para sa atin ay sa Australia lang po matatagpuan ang mga
ahas na ito kaya safe tayo dito. Siyempre kasali din sa listahang ito ang mga marbled cone snail. Ang hayop na ito ay nagtataglay ng seryosong venom. Well, para daw sa mild symptoms nito, makakaramdam ka ng hapdi sa katawan, pamamaga, pagkamanhid ng katawan at panginginig. At kung medyo maraming dosage ng laso nito ang naipasok sa katawan nga ng isang tao, mabubulag ito, hindi makakahinga and eventually magpapaalam na nga sa mundo. Ang masamang balita dito ay wala pa pong anti-venom na available para sa kamandag ng hayop na ito hanggang ngayon. At dahil dito, itinuturing ang marbled cone snail bilang isa nga sa pinaka-delikadong hayop sa mundo. At syempre, hinding-hindi natin makakalimutan na isali ang mga blue ring octopus. Alam nyo, sa listahan po ng mga nakakalasong hayop sa mundo, hinding-hindi talaga mawawala ang mga blue ring octopus. Ang octopus na ito ay hindi kagaya ng mga malalaking pugitan na ini-imagine ninyo. Ito ay kasing size lamang ng isang golf ball o kasing size lang ng ulo ng manoy mo siguro, ng itlog ng manok talaga. Sa liit nga nito ay kasyang-kasya ito sa ibabaw ng iyong palad. Pero hindi mo na naising mapunta yan sa ibabaw ng palad mo. Ang isang average size na blue ring octopus ay kayang maglabas ng laso na sapat na para nga patulugin ng habang buhay ang 26 na mga tao. Well kuya, saan naman makikita ang mga pugitang yan para, alam mo na, maiwasan naman namin? Well, ang mga blue ring octopus po ay makikita sa mga karagatan at dagat malapit sa Australia, Japan, Indonesia, Papua New Guinea at Pilipinas. Opo, Pilipinas. Dunod naman sa listahang ito ay isang uri ng gagamba. Walang iba kundi ang mga Brazilian wandering spider. Sa lahat ng mga gamba, hawak nito ang record na may pinakadelikadong lason sa mundo. At dahil nga sa tindi ng lason nito, itinanghal sila noong 2007 ng Guinness Book World of Records bilang most venomous animal in the planet. Ang mataas na dosage ng serotonin sa kamandag ng Brazilian wandering spider ay nagdudulot nga ng labis-labis na sakit sa biktima nito. Ang neurotoxins naman na makikita rin sa kanilang kamandag ay nagdudulot ng paralysis at pagkalagot nga ng hininga ng mga biktima. At syempre, mawawala ba ang mga box jellyfish? Ang box jellyfish ay itinuturing bilang pinaka nakakalasong hayop sa balat ng lupa. May kita itong palutang-lutang sa mga dagat sa paligid ng Asia at Australia. Well, mahirap mapansin ang mga box jellyfish sa dagat dahil transparent nga ang katawan nito. Ang mga tentacles ng box jellyfish ay nagproproduce po ng nematocyst na kapag humalo nga sa bloodstream, nagtitrigger ng heart attack na humahanto nga sa walang hanggang pagpapahinga. Well, kaunting tip lamang po baka makatulong. Kung sakaling matusok ka nga ng hayop na ito, huwag mong huhugasan ang bahagi ng katawan ng mainit o kahit na anong malamig na tubig. Kung maaari ay ibabad daw ito o pahidan nga ng suka hanggang sa syempre makarating ka sa pinakamalapit na hospital. Well kayo mga kapatid ko, may mga alam po ba kayong mga hayop nga na mas makamandag pa sa mga nasabi natin? Syempre, comment mo lang yan sa iba pa para malaman naman natin. At kung may gusto ko rin i-suggest para nga sa susunod nating topic ay sabihin mo lang din dyan sa iba pa ng ating video at huwag kang mahihiya. At syempre, bago tayo magtapos ay batiin muna natin yung mga kapatid natin na nakasama natin sa mga nakaraan nating mga kwentuhan. Isang malaking shoutout po para sa inyong lahat. And once again, pakilike na rin po ang ating FB page na nariyan na rin sa iba pa parang update kayo sa mga susunod nating mga kwentong. Ah, at muli, ay ako po ang inyong kuya, si Kuya Eddie na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you for watching and see you next time. Goodbye!